Mabuhay Pilipinas! Welcome back po muli sa ating channel. This is Sir FG, the Vlogger Teacher. Kung bago po kayo rito, consider to subscribe and hit the bell button so that you will be notified in all our next videos. Ayan po, so ito po ay reaction sa Miss Universe 2019. Congratulations po, South Africa! Ayan po. Ano po ang inyong natutunan sa Miss Universe 2019? Gusto ko pong i-share sa inyo ang akin pong mga reaksyon at reflection sa naganap po na Miss Universe 2019. Ito po ay nagpapatunay na kahit anong kulay mo, pwede ka nang mag number one sa buong mundo. Diba? Kasi hindi naman pala talaga sa kulay yan. Kung hindi, dito at dito. Kasi yung kanyang advocacy, nakita naman natin, at yung kanyang galing in communication, talagang naipamalas niya yung advocacy niya. At klaro, ano? Klaro, kaya siya po nagwagi. So sana po ay ito po ay maging sistema na sa buong mundo na ang equality po ay umiiral na at yun pong diskriminasyon ay nawawala na, mga kaibigan. Dahil nung unang panahon, ang pinagbabasihan po ng antas sa buhay ay kulay. Kung maputi ka, ikaw ay mataas na tao. Kung ikaw ay maitim, ikaw ay mababa. Diba? Alam niyo naman sa history, yung mga itim ay ginawang alipin. Pero sa ngayon po ay nanalo po ang South Africa. Congratulations once again to all the people in South Africa. Ayan. So, sa mga taga-Pilipinas naman po, congratulations din po sa atin dahil nanalo po ang atin pong pambatong Gazini sa kanya pong costume. Philippine Eagle, na ito rin po ay magdudulot ng magandang epekto upang pangalagaan ang kalikasan natin at hindi po ma-endangered ang atin pong pambansang ibon ng Pilipinas. Ayan, ginawa niya ang kanyang the best. Kaya lang, nabulol siya ng konti, kaya siguro hindi siya nakapasok sa top 10. Ang kanyang beauty, hindi rin naman po matatawaran sapagkat ito rin po ay nag-i-stand out. Ang kanyang mga Phoenix Walk ay maganda rin naman. So, ang nakikita ko lang po dun sa review ay yung kanya talagang pagsagot sa mga question na medyo nag-loading ng 2 seconds. Ano? Nag-loading ng konti. So, congratulations sa ating lahat at sana po ay maging sistema na ng mundo na hindi na po babasihan ang kulay, kung saan ka nakatira, kung sa Asia ka man, kung ikaw man ay nandun sa Africa, kung ikaw man ay nasa Amerika. Lahat po tayo sa mga oras na ito ay pantay-pantay. Ayan. Ako po ay naniniwala na wala pong bias sa tawag nito, sa mga judges. Talagang napakahusay at napaka-sharp, no? Napaka-sharp, napaka-critical yung kanilang ginawa. At ito po ay magbubunga at magdudulot ng magandang epekto. Hindi lang po sa mga tao sa Western, kung hindi dito na rin po sa Pilipinas. Sana po ay maging sistema na yung mga tao po sa ibang bansa ay hindi po tayo i-discriminate ng mga Asian. Kasi nakikita ko sa palabas o kahit ano ay yung Asian po ay na-discriminate. Kaya sana maging sistema na sa buong mundo na mawala po ang diskriminasyon at patunay po ang Miss Universe 2019 sa mga bagay na yan. Ano sa palagay po ninyo, mga kaibigan? So hanggang dito na lang po ang akin pong refleksyon at reaksyon. God bless sa inyong lahat.